Hello everyone! Welcome po sa YouTube channel ko na Chico Tito. Chico Tito 971. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. Thank you po sa lahat ng mga tumutok, nag-aabang. Thank you po sa inyong lahat. And gusto ko po mag-thank you sa 312 na subscribers ko, no? Sana madagdagan pa po kami ng kahit ano, kahit 700 para maging 1,000 na po siya, no? Kasama ko po yung pamilya ko, nandiyan si Kuya Amiro, tapos nasa kabila po si, ayan, si Mommy, si Michelle, at saka yung aming bunso, si Arcello, kasama namin siya. And ngayon, sasagot po tayo ng message, ha? And eto, basa tayo ng ilan sa mga tanong po nila, tanong at saka messages po nila. Sabi dito, sino ang kontrabida sa buhay mo? Chico, sabi ka, no? Tinatanong ako, sino daw yung kontrabida sa buhay ko? Parang, eto yun, siguro mahilig manood doon ng teleserye, no? Mga Pilipino kasi mahilig yan sa drama sa buhay, sa teleserye. Hindi pwedeng wala siyang kontrabida. Pag merong bida, automatic meron hong kontrabida at hindi nawawala yun, ano? Ngayon, mga Pilipino, lagi nilang nire-relate yung sarili nila sa teleserye. Parang pag sila'y aping-ape, sila'y down na down, merong kontrabida sa buhay nila. Yun yung minsan eh, kaaway nila, hindi nila kasundo, iba-iba. Meron yung bienan nila, kontrabida sa buhay nila. Meron naman yung boss nila, kontrabida sa buhay nila. Yung iba naman, mga asawa nila, ang kontrabida sa buhay nila. Parang wala nang ginawa, kundi kontrahin lahat ng gusto nila, di ba? Kaya naman nagkakaroon ng kontrabida eh. Dahil kinukontra niya yung mga gusto mong gawin. He or she is going against your will. Kaya merong kontrabida, no? Kaya meron yung ayaw niyang magtagumpay ka, no? Pero basically, yung sinasabi nila mga kontrabida sa buhay natin, for example, yung asawa mo, o kaya yung boss mo, yung bienan mo, sa palagay ko, hindi naman sila literal o typical na kontrabida na ayaw kang magtagumpay. Ano? Sila nga lang yung mga tao na gusto kang ituwid sa tamang landas, sa direksyon na alam nila. Pansin mo yung mga yan, yung asawa mo, yung boss mo, yung bienan mo. Karamihan sa mga yan, dalawa dyan, yung boss mo tsaka bienan mo, mas matured sa'yo yan, no? Yung bienan mo, malamang mas matanda talaga kaysa sa'yo. Yung boss mo naman, mas matured yan, kaya nga sila naging boss eh. Tapos yung asawa mo naman, pang ano yan, check and balance, no? Yan tatlong yan, hindi po sila kontrabida sa buhay mo. Tingin mo lang kontrabida sila, pero sila yung tatlo na naninigurado na nasa tamang landas ka. Diba? Sa trabaho, sa buhay may asawa, at saka sa pagpapamilya. Oh, 'di ba? Hindi sila kontrabida. Yun nga lang talaga, lagi kinokontra lahat ng gusto mo. Gusto mong halimbawa sa boss mo, gusto mong lagi kang late, ganyan. O kaya lahat ng ginawa mo mali, wala ka nang ginawang tama. So feeling mo lagi siyang kontrabida sa iyo, pero ang totoo, gusto lang niyang ilabas ang best in you. Oh, ganon. Sa bienan mo naman, feeling mo laging kontrabida. Paano kasi gusto nila na maging ano ka, maging role model ka, maging modelong nanay o tatay ka sa mga apo nila, o kaya maging modelong asawa ka sa anak nila. Yun naman ang gusto nila, na normally hindi naman nagiging tayo o ikaw. Ibig sabihin, gusto mo pag nag-asawa ka kasi petics ka na lang, kalma ka na lang, relax ka na lang, o kaya away-awayin mo yung asawa mo, kaya nandyan yung mga bienan para i-discipline ka din eh. Kumbaga, sila yung nagiging police sa mga gagawin mong hindi maganda. Kaya mo naman din naman tinatago yun, nililihim yun, kasi nga hindi naman maganda. And lastly, yung wife mo o yung husband mo, sila yung mga tao na nakakaalam ng ikaw. Kilalang kilala ka, mas kilala ka ng asawa mo kaysa sa mga magulang mo. Tandaan mo yan, maraming alam ang asawa mo sa'yo na hindi alam ng magulang mo, di ba? Kaya yan ang unang nakakaalam talaga. Ang asawa mo ang unang nakakaalam kung depressed ka, kung malungkot ka, kung may pinagdadaanan kang problema, kung may inililihim ka sa kanya. Yung asawa mo na yan ang nakakaalam. Kaya alam din niya, alam din niya kung saan papunta yung ginagawa mong desisyon.
So make sure na yung mga kontrabida sa buhay mo na yan, yung tatlong yan, boss mo, bienan mo, asawa mo, i-consider mo yung mga opinion nila. No, lalo na yung asawa mo, syempre, importante yan. Lalo na yung asawa mo, importante yan. Kailangan unity. United kayo sa bawat decision ninyo. Importante po yon. Tapos sa bienan mo naman, dapat i-please mo din yung bienan mo. Kasi, kumbaga, papunta ka pa lang, pabalik na sila. At syempre, yung boss mo naman, na pinagdaanan niya na yung position mo na yan sa trabaho, kaya alam niya kung saan kanya pwedeng dalhin, o diba? At saka siya rin naman ang mananagot sa kumpanya kung ikaw ay pumalpak sa trabaho mo, diba? So yun, ang mga kontrabida sa buhay mo, kilalanin mo sila. Maraming salamat, ako po si Chico. Kung meron kang comment, meron kang gustong topic na pag-usapan, mag-comment ka lang below. And please don't forget to subscribe. Subscribe po kayo ha, i-like nyo po ito, click nyo po yung like dyan, yung ganun no. I-like nyo po ito, tapos i-share nyo po ito sa mas marami pang tao para mag-spread tayo ng good vibes, diba? Hashtag ChicaMaster. Ako po si Chico ng Barangay LS 97.1. Sana nagustuhan nyo po itong vlog na ito. Salamat! Bye-bye!